Nationwide. Pinilunsad ang mga kabataan sa San Lorenzo Ruiz Parish at Andansora, Quezon City ang programa para sa mga kabataan ngayong bakasyon. Ang Youth Varsity ay naglalayong malinang ang kakayahan ng kabataan sa iba't ibang talento na makatutulong sa paglilingkod sa simbahan, sa lipunan at maging sa sariling pag-unlad. Ito rin ay bahagi ng mga programa ng parokya para sa pagdiriwang ng simbahan sa Pilipinas ng Year of the Youth sa paghahanda sa 5th sentenaryo ng Katolisismo sa bansa. Inaanyayahan din ng SLRP Youth Ministry ang mga kabataan hindi lamang sa kupang parokya kundi maging sa mga karating parokya na makilahok sa mga programa ng Youth Varsity, kabilang na ang guitar lessons, dance workshop, basketball clinic at ang taekwondo. Tema ng Year of the Youth ang Filipino Youth and Beloved, Gifted, Empowered, kung saan hinimok ng simbahan ng mga kabataan na aktibong makilahok sa mga gawain ng simbahan, partikular na sa pagpapalaganap ng misyon ng ating Panginoong Hesukristo. Magbabalik ang mga balita mamaya ng alas 9. Ako ang inyong kapanalig, Berman Dikia. Sumain niyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Inihandog ng Society of St. Paul, Philippines, Macau at Veritas 846, ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Isang masayang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Welcome po sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon sa Sacred Heart of Jesus Parish, San Antonio Village, Makati City. Ako po si Father Angelo Paulo Spirin of Society of St. Paul. And welcome po ulit sa ating inaabang Sambuhay Parish Bible Encounter. And ako naman po si Miss Mary Joyce Chamorro. Pero bago ang lahat, simulan po muna natin ang ating programa sa isang trivia tungkol sa ating Sacred Heart Parish, Makati City. Ang kwento ng National Shrine of the Sacred Heart ay nagsimula noong kalagitnaan ng 1950 na ang isang maliit na grupo ng mga tao sa barangay San Antonio ay naghahanap ng isang pangkaraniwang lugar para sa pagsamba. Noong panahong iyon, ang San Antonio ay isang maliit na baryo na napapalibutan ng mga kugon at mga palayan. Malalim na relyoso ang mga tao na ipinagdiriwang ang fiesta at naghawak ng masa sa mga pansamantalang mga kapilya. Ang mga Chabrel Fathers at iba pang mga pari ay inaniyahang mag-celebrate ang banal na misa para sa mga taga-baryo at sa kapilya. Ang isa sa mga paring ito ay isang Jesuita ni si Father Pedro Verceles na siyang pambansang direktor ng Apostol ng Panalangin sa panahong iyon. Ang AP ay isang international na organization, Catholic organization, na aktibong nagtataguyod ng debosyon sa banal na puso ni Jesus. Noong December 18, 1971, ang Sacred Heart Chapel na ngayon ay National Shrine na, sa kolektibong pagsisikap ng komunidad, ay pinagpala ni Bishop Amado Paulino na Auxiliary Bishop of Manila. Ang tuloy-tuloy na paghahanap ng komunidad para sa isang permanenteng lugar ay naitayo. Wala pang isang taon pagkatapos ng blessing ng kapilya, si Rufino Cardinal Santos, ang Archbishop ng Manila, ay nagtalaga kay Father Nico P. Bautista upang ihanda ang komunidad para sa conversion ng parokya noong November 8, 1972. The canonical inauguration of the parish, the shrine, and Father Nico's installation as its first parish priest and rector took place on February 14, 1976. Naging pilgrimage church naman ang parokyang ito maraming beses, tulad na lamang noong Jubilee Year. Extra Jubilee Year of Mercy noong 2015. Welcome natin ang mga nanonood nating
kapanalig at kasambuhay dito sa Sacred Heart of Parish. Nakita na naman natin ang kanilang mga parokyano. Kumusta kayo? Talagang punong-puno ng energy sila, Father. Alright. At ngayon, it's time na kilalanin naman natin yung kanilang butihing parish priest na si Father Vic Apacible. Father, yan. Hello, Father. Hello, Father. Magandang gabi. Dito po tayo sa kita. Welcome, Father. Okay, kumusta ho kayo, Father Vic? Kumusta ho ang preparations ninyo? You know, sa Monday, election na. You know, kumusta yung paghahanda natin para sa mga parokyano natin? First, welcome to the National Center of the Sacred Heart. Busy-busy, narinig yung mga papatok, no? May mga meeting demands. Okay. Tapos ang traffic ay terrible, no? Terrible traffic. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos na dito tayo. Despite all this, nandito pa tayo nagpaparagarap ng mabuting balita ng Panginoon Diyos sa pamagitan nitong Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas. No? Maraming salamat. Talaga namang very supportive ang inyong parokyano, Father. Okay. Number one fan. Okay. So, salamat dito. Again, sa Sacred Heart, hindi naman ito devotion talaga. Ito yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. No? May kausap akong pari kayo na maganda, Father, sinabi yung ano, sabi niya, ang impernod sa kalangit, pareho may apoy. Pero yung apoy sa divine flame. Oh, nag-aapoy na puso, di ba? Napakaganda naman ng imagery niya. Kaya sabi ko, it's burning with love, di ba? Compared to burning with hate, no? Pa talaga nasusunog ka, no? Kaya dito sana, ano ba tayo? Burning with love or burning with... Burning with love, burning with hate? Divine love, ha? Yan ang divine okay. love. Kaya divine love, okay. It's a very beautiful explanation. Pareho lang naman, eh. Para bang marriage, di ba? Sino makasal dito? Ang marriage ba, langit at o impyerno? Sino ba dito ma... Okay. So, depende, eh. Di ba? But it is really meant to be love. Pero kung talaga nagmamahalan, salamat sa Diyos. Otherwise, wow. Impyerno. Impyerno. So ipagdasal natin ang pagmamahal ng Panginoon Diyos, hindi lang sa simbahan na to, hindi lang sa ating sinasabi, kundi sa lahat ng ating mga ginagawa, no? Umapaw, no? Yes. Sa ating eleksyon, no? The PPCRV, nakakatuwa ang kabataan, no? Very, very active ang mga kabataan sa kanilang ginagawa, kasi Year of the Youth, no? Nagtatuwang-tuwa kami sa participation ng PPCRV. And then we had a few days ago mock elections, voters education, no? Kaya salamat pagkakataon na makapaglingkod sa ganitong lamaraan. Hindi naman mga sakramento, sa lahat ng bagay, no? Ating pinapasok yung ating yung ating mga gawain sa simbahan. Mga ginagawa ng mga ng Bible Apostolic. Yes, yung mga Bible initiatives, yes, ano? Yes, because yes. It is a very good way to share the Word of God this way, no? Ang in-charge namin ating Bible coordinator, we call Miss Lil Bunagan. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Father. Good evening po. I'm Lilian Bunag. Actually, yung ang Paris mini namin na very regular, 1 year lang mahigit. Sa isang taon na pag-organize nito, ito na po yung ginawa na nakatatlong po kami. Last year, nagparty yung tatlong youth namin sa Bible Quiz na sponsored by St. Paul. Umabot kami hanggang dun sa Archdiocesan level. Isang level na lang hindi namin naabot yung sa MOA. Okay. So, pero at least it's a big, sa grand finals, yun yung hindi namin inabot. And then yung pangalawa namin, nagkaroon kami ng yung Lectio Divina introduction by Father Adonis to deepen the Word of God. So, inaral namin yung Lectio Divina. And then yung pangatlo, this year, February 1st week, nagkaroon kami ng Bible quiz sa mga youth, mga kabataan. So, yung Bible quiz na yan, ang awarding namin ay tinapat namin sa anniversary ng shrine. Kasi yung anniversary ng shrine is February 14. Okay. Sa Month of Hearts. So, tamang-tama yon. So, yun po yung tatlong activity na nagawa ng bagong-bagong ministry namin sa Biblical Ministry Apostolate
ng Paris. Thank you po. Okay, Chami, so napaka-active naman pa na nila, yes. At talaga nag-prepare sila for the Bible quizzes. For the Bible quizzes. They're really active sa Bible study. Bible study, yeah. Okay. Yes, Father. Okay, so mga kasambuhay, mga kapanalig, para sa inyo na kaka-tune in pa lamang, nandito po tayo ngayon sa Sacred Heart of Jesus Parish dito sa San Antonio Village, Makati City, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Okay, mamaya ho mawi-witness natin yung tagisan ng talino ng kanilang mga parishioners. Handang-handa na ba kayo? I think very excited sila, yes. Father, today. Talagang, I think naghanda talaga sila naghanda today. Naghanda, oo. Yes, excited na nga sila. Are you excited? Yes. Are you excited? Abangan natin yan sa pagbabalik natin tonight. So, to you? Kape, numero uno, kape. Mixed and herbal coffee. Pagod na pagod, pag ako'y nakamixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee, lalong na-improve po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa Mercury Drug, The Generic Pharmacy, Pharmacia Nido, Ross Pharmacy, at Anton Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Anton Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Anton Plus. Anton Plus Herbal Capsule na mabibili sa mga butika. Kung hemigat ang pasanin sa paligid o damdamin, idaan sa kaan, idalight herbal tea na yan, idalight herbal tea na yan. Narito na, Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa Mercury na! 12 pesos lang SRP! Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sambuhay Interactive! Kapanalig! Kasambuhay! Kasali ka! Muli, magandang gabi sa inyo lahat, mga kasambuhay, mga kapanalig. Welcome back to us, Father. Nagbabalik po tayo dito sa Sacred Heart of Jesus Parish dito sa San Antonio Village, Makati, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Alright. So before we start our quiz proper, bibigyan po muna namin kayo ng ating mechanics of the Bible quiz. First is, bumuo ng grupo na may tatlong miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang apat na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula sa darating na linggo hanggang Sabado. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sagutin sa English o Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang mga sumusunod: Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay, na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Paunahan sa pagpindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong hanggang masagot ng tama ang tanong. 1 point bawat tanong at o bawat sagot na tama, at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang panalo ngayong gabi. Yes! Ang dalawang hosts at ang isang guest pollen ay bumubuo ng lupo ng hurado, at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga winners ng parokya ay makakatanggap ng mga premyo mula sa St. Paul's, at iba pang mga qualified na hindi nanalo ay may consolation prizes. So ayan po ang ating mga mechanics. I'm sure, Father, before natin i-proceed ang ating quiz, kailangan kilalanin muna natin ang kilalanin ating mga muna natin ang mga kalahok ngayong gabi. Tama. Okay, ang ating unang team, yes,
ang Volcats na binubuo ni Jeng, ni Jose at ni Christy. Ayan. Sana mga Volcats. Ayan. Okay. Ang next group naman po natin, HJM. Hindi naman H&M, no? Hindi naman. Parang H&M. Damit na tayo mamaya. Okay, HJM. HJM. Binubuo ni Ditas, Luz, and Edna. Ayan. Hi! Ayan. At ang ating ikatlong team na makikipaglaban, makipagtagisan ng talino sa kanilang mga parokyano ng Sacred Heart Parish, ang Shepherd's Flock na binubuo ni Janine, ni Elma, at ni Gian. At ang huling grupo na, na ating makakasama ay ang grupo ng Gifted na binubuo ni Erin, Gian, Carlota. Ayan. So, all welcome right sa atin. Hello, kaway-kaway kayo dyan. Ready-ready na ba ang taga Sacred Heart of Jesus Parish? Are you ready? All right. So okay. I think, Father, they are really ready na excited talaga. Excited to our partner. Medyo. Medj. Yes, medj. All right. Kamay sa dibdib. Unang tanong. Multiple choice. Ayon sa 10th kabanata ni Juan, ano ang tinawag ni Jesus sa mga tupang hindi dumadaan sa pituan sa pagpasok sa kulungan ng mga tupa, kundi lumulukso sa ibang dako? Letter A, mga masunurin at masipa. Letter B, mga matatalino at mahusay. Letter C, mga magnanakaw at mandarambong. Wala ho tayong pinaparinggan dito. Letter D, wala ho sa nabanggit. Go! Sino? 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 Yellow? Yellow team? Team Volcats. Team Volcats. Ano ang inyong and sagot? What is your answer? Letter C, magnanakaw at mandarambong. Letter C, magnanakaw, magnanakaw at mandarambong. Mandarambong. And the correct answer is? Tama! Letter C, letter tama! Letter C! Talaga okay naman. Talagang 1 point for yellow team. Ikalawang tanong. Ayon muli sa 10th kabanata, chapter of the Gospel of John, sa paghahambing ni Jesus sa mga taong nakikinig sa kanyang salita bilang kanyang mga tupa, sino ang sinasabi ni Jesus na siyang pumapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa? Letter A, pastol. Letter B, ang tupang itim. Letter C, ang kambing. O letter D, wala sa nabanggit. Go! Okay. Green napakabilis team. Green team. Ano ang inyong sagot? Shepherds. Letter B. Okay. Letter okay, B. Ngayon. Letter B daw ang sagot nila. Ang sagot nila na letter B ay mali. Mali. So pwede so, mag-steal ang ibang grupo. Oops. Wait hintayin lang muna po ang go signal. Go! Go! Ayan. Blue team. Blue team. Ano ang ano sagot? Ano ang inyong sagot? Wala daw sa nabanggit. That is letter D. Letter D ay mali. Meron ho sa mga nabanggit. Okay. Ano nga ba ang sagot? Ano ang sagot? Go! Ayan. Red team. Letter ano ang sagot? Letter A, Father, ang kanilang letter sagot? Letter A ba ang sagot? Tama! Tama! Finally! Yes. Okay. So, 1 point for yellow team and 1 point for gifted na red team. All right. Okay, next question, Father. Ikatlong tanong. Multiple choice. Ayon muli sa 10th kabanata ng Gospel of John, ayon kay Jesus, kaninong tinig ang nakikilala ng kanyang mga tupa kung kaya't hindi sila naliligaw at napapahamak? Letter A, tinig ng kambing. Letter B, tinig ng mga pariseo. Letter C, tinig ng anghel. O letter D, tinig ng pastol. Go! Go! Green team. Green team. Tinig ng pastol. Tinig ng pastol. Pastol. Tinig letter ng mabuting D pastol ay tama! Tama! Okay, so 1 point na one for point. Volcats, okay. 1 point for habol, Shepherds, habol, and 1 point for Gifted. Alright, true or false? Okay. True or false? Ayon sa 15th kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad na wala nang pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-aalay ng tupa sa pagdating ng Paskwa. Is it true or false?
Oops! Alam natin, excited kayo, pero hintayin natin ang go signal. Go! Blue team? Blue team. Team what is their answer? What is your answer? Is it true or false? False nga ba ang false sagot? False nga ba ang sagot? False is tama! Tama! Yes. Oo. Kasi dapat hindi sa tupa, kundi sa kaibigan. Yes. So lahat po ng ating team ay may 1 point! Palakpakan naman dyan! Talaga naman nagbibigayan sila, yes, partner, no? Yes, I think talagang ganun. Oo, nagbibigayan. Okay. Ikalimang tanong. Ikalimang tanong. True or false muli? Ayon sa 15 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, wini ka ni Jesus na mga kaibigan niya ang mga taong ginagawa, ang iniuutos ng mga Pariseo. Is it true or false? Nako, excited. Excited talaga sila, Father. Hindi alright, nila nagpigilan. Go! Red team, red team, team gifted. Ito pala. Ano ang inyong sagot? False. False nga ba ang sagot, Father? Tama! Ang tamang sagot. So, tama sila for one sila. Nagkalanganin pa eh. False, tama. Dapat mga inuutos nino. Ni Jesus. Yes, oh. Correct. Okay, hindi na mga Pariseo. Letters, number 6. Number 6. Ayon sa 10 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, ayon kay Jesus, ang mga magnanakaw na pumapasok sa kulungan ng mga tupa ay dumarating upang magnakaw, pumaslang at magpahamak. Kabaliktaran ito ng pakay ng pastol ng mga tupa. Anong pakay ng pastol ng tupa? Oh. Letter A, magbigay ng buhay. Letter B, magbigay ng damo. Letter C, magbigay ng kamatayan. O letter D, wala sa nabanggit. Oops! Yes? Yes? Wait lang po. Oh, try lang yun, no? Kung gumagana pa ang buzzer. Go! Lang. Yellow team, ano ang inyong sagot? Letter A, magbigay ng buhay. Magbigay ng buhay! Meron na nga ba tayong panalo ngayong gabing ito? Wala pa. Pero ang kanilang sagot? Ay tama! Tama! Yes. Okay. Okay, 2 points for Team Volcats. One point for Team HJM. And 1 point for Shepherd's Flock. And 2 points for Team Gifted. Okay. Ikapitong tanong. Nako, baka ito eh, meron na tayong panalo ngayong gabi. Multiple choice. Ayon sa 12 kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, ayon kay Jesus, upang hindi manatili sa dilim na ang mga naniniwala sa kanya, dumating siya sa mundo bilang ano? Letter A, anak ng tao. Letter B, liwanag. Letter C, kawan ng tupa. O letter D, sanga ng ubas. Ah, very tricky. Yes. Okay. Go! Green team. Okay. Oo. Ano ang inyong sagot? Liwanag nga ba ang sagot, Father? Liwanag sa dilim. Wow. Meron na nga ba tayong panalo? Wala pa. Liwanag is correct. Tama. Okay. So, 2 points na rin ang Shepherd's Flock. Two points for the three teams and 1 point for HJM. So, pwede pa rin humabol. Go. Oh. Ano, ipapa 2 points na ba ang HJM? Ha? Sure. Okay. Mapagbigay sila. Number 8. Eighth question. True or false? Ayon sa 12 kabanata ni Juan, Ebanghelyo ni Juan, ayon kay Jesus, ang Ama na nasa langit ang siyang mismong nag-utos sa kanya kung ano ang sasabihin niya at kung paano siya magsasalita sa mundo. True or false? Oops! Super excited! Go! Blue team! HJM, talaga sila, pinag-usapan nila. Sure. Oh. Okay. HJM, okay. Ano nagparaya. Ang inyong sagot? True, is it true or false? Father? Tama! Tama! Everybody got two points na, Father. Magaling magparaya ang parokyang ito, very no? Giving. Oo nga. Mga givers, hindi takers. Yes. Okay.
Pero kailangan na natin contest ho ito, ha? Pinapaalala po natin contest ho ito. At mauubos na ho yung tanong namin. Tama. Okay. Ikasyam na tanong. Ayon sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad at iba pang nakikinig sa kanya na kung nakikilala nila si Jesus, sino pa ang kaalinsabay na nakikilala nila? Letter A, ang Ama sa Langit. Letter B, si Moses o si Moises at Elias. Letter C, si Jacob. O letter D, si Maria na kanilang ina, na kanyang ina. Go! Okay. Green team. Green team. May nanalo na kaya, Father? May mananalo na nga ba? Ano sa tingin ninyo? Sagot? Green team, what letter is your... Letter A, ang Ama sa Langit. Letter A, ang Ama sagot? Sa Langit. O bakit kayo pumapalakpak? Ha? Sa tingin ninyo, tama yung kanyang sagot. Tama ba yung sagot? Wow. Oh, tama! Tama! Congratulations! Congratulations, Shepherds Congratulations! Rock. Nakita mo naman yung kalaban na teams, ano? Happy sila. Yes. Very sport. Oh, sportsmanship talaga. Yes, ganyan talaga sila. Sa Sacred. Ganyan talaga sa Makati. Yes. Oh. Wow. Okay. Alright. Ngayon, so, tatawagin natin ang mga nanalo. Sa harapan at i-receive ang ating prizes. Okay, ayan. So, okay, congratulations Shepherds again. Flock. Talaga namang yung mabuting pastol, talagang nilid sila no, sa kanilang pagkakapanalo. At yun yung inaano sa likod, nagparinig sila. Siyempre, lahat naman inilid. Okay. Okay. So, kumusta? Ano ba ang laman ng inyong prizes? Pakilabas po. May poster. Ayan, may poster. Ano nga ba yung poster nyo? Poster is a mother very, and child. Very timely then, Father, kasi Mother's Day this Sunday. Mother's Day, that's right. Okay. Iyan ho ay isang artwork na pinaint ng isa ho sa mga Pauline priests na si Father Armand Tangi. O, di ba? Napakaganda. Okay. And so, ano pa yung laman ng inyong, meron ba dyang pabahay? Meron silang necklace. Oh, pabahay. House and lot. 24 karat. Shala. Okay. Okay. Keychain. Ano pa? Pabahay. Wala. Kitchen showcase. Ayan. Okay. Yan ho ay papremyo mula ho sa St. Paul's Bookstore. Okay. Alright. Thank you so much. Okay. For all your religious needs, punta lamang ho kayo sa St. Paul's Bookstore. Okay. Ngayon, kausapin natin yung mga nanalo. Okay. Ano ba yung mga preparations ninyo sa ating contest ngayong gabi? Okay. Sino ba ang inyong spokesperson? Oh, ay, nagturuan po sila. Ayan, naibot yung mic sa kanya. Yes. Syempre, yung preparation number one is prayer. And second, yun po, you really have to read the Bible and to live the Bible. Okay. Amen to that. Amen. Amen. So, kailangan panalangin, pag-aaral, ano pa yung sinabi and niya? And live the word. Pagsasabuhay. Yes. O meron pa ba kayong idadagdag sa pagsasabuhay? Ha? Ano pa? Yun na, I said in motion. Yes. Agree na sila doon, Father. Agree na. Okay, ngayon, syempre, may mga kapanalig, mga kasambuhay tayo na nanonood, lalong-lalo na yung mga kabataan. Ngayon, anong mensahe nyo sa kanila? Oh, ngayon, especially, ngayon, kayo nag-aaral, ano ba, yayain nyo sila sa pagbabasa ng Biblia. Okay? Hindi na ako kabataan. Pero minsan ako naging kabataan. World Youth Day 95 ang naging daan para sa akin. Kaya iniinganyo ko lahat ng kabataan. Iba pag nakilala niyo si Lord. Talagang iba yung ligaya, iba yung magiging buhay mo. Pag nagtiwala ka sa Kanya, lahat, malilid ka sa tamang daan ng buhay. Mahirap, hindi madali, pero pag nasa Diyos ka, alam mong lagi kang magtatagumpay. Amen to that. So I think marami pang mensaheng pwedeng sabihin, but magbabalik po muli kami mamaya at I'm sure marami pa tayong pwedeng i-share later. Okay, muli, maraming salamat. Maraming salamat. Sacred Heart of Jesus Parish. Thank you so much. Congratulations, Shepherd's Flock. Congratulations rin po sa inyo. Magbabalik po tayo. Sambuhay Interactive. Makinig. We'll be right back.
celebrating 50 years of Catholic broadcasting this Easter season. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Udiat, ganap na pong 36 na minuto makalipas ang ikawalo ng gabi sa Radio Veritas. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Magandang gabi po mga kasambuhay, kapanalig. Ito po si Father Paul Marquez sa Radio Veritas. Kasama ko po si Father Domi Guzman. Magandang gabi rin po sa inyo lahat at siyempre po tayo nagpapasalamat kay Father Pau at kay Miss Charmy. Ayan, si Charmy dyan sa Sacred Heart for having opened up yung program at medyo na-traffic ko tayo ni Father Paul. Uso kasi mga meeting di Abanse. Yes! Saka the usual Friday traffic. No, ayun, no, hindi natin inaasahan. At binabati nga po pala natin si Sister Pempe Rodrigo sa kanyang 79th birthday po, no? At gayon din po, pinapasalamatan natin ang ating mga nakasama dito sa studio ngayon, si Adrian Agapito, si Mark Puyong, si JP Peña, si Jem Enarsaw. Yan po ay mga novices po namin galing sa Pampanga na umaassist sa technical need natin ngayon dito sa studio. At syempre, kasama natin si Deacon Lawrence de Peralta. No? Pinapasalamatan ko si Father Chris Elian na nakiramay sa atin ngayong gabi. Yeah. We are the late Father Paul and Father Domi. But still alive. No? Still alive. Huli okay. Man daw at magaling ay huli pa rin. Oo, nabaliktad ngayon. Oo. Alam mo, Father Paul, merong recipe sa Holy Land. Ang ibig sabihin, upside down. Mm-hmm. Oo, ang pangalan nun eh, Makluba. 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 Oo, yung ne, parang, para siyang, yung arroz valenciana. Oo. Oo, pero binabaliktad muna yung lalagyan. O, ganun nangyari sa atin ngayon sa Bible. Next quiz, saka tayo papasok. Father Dove, sa darating na Sunday ay Good Shepherd Sunday. No? Oh, so ito siguro yung maganda nating pag-usapan sa gabing ito bilang paghahanda na rin para sa ating mga pagdiriwang sa Linggo. Ay, oo. Oo. At alam nyo po, maliban sa ito yung Good Shepherd Sunday, kanina ay dinidiscuss ano yung ginagawa ng Good Shepherd, na ang Good Shepherd ay nagpapakain ng tupa, nag-aalaga ng tupa. Alam mo, Father Paul, ang pumasok sa akin, sabi ko, tama-tama kasi sa Linggo, Mother's Day din. Yes. Di ba? Yung mga mothers, mga shepherd yan eh. Nag-nourish ng mga anak. No? Oo. Nag-nurture. Mm-hmm. At saka sa Linggo rin, Father Domi, aside from Good Shepherd Sunday, ay World Day of Prayer for Vocations. Ayun. Taon-taon naman yan, di ba? Tama-tama pala. Magkatuwang yan. Alam nyo po, itong pagdiriwang natin ng Good Shepherd Sundays, tuwing ika-apat, no? Oo. Ika-apat na linggo ng Easter, marami po nagtatanong yan, bakit daw binabalikan yung mga salita ni Lord sa John chapter 10? Kasi doon nang galing yung Good Shepherd, eh, no? Yeah. Eh, nasa Easter tayo. Palagay ko magka-ugpad, okay. Kasi nga, pasok yung Good Shepherd Sunday sa panahon ng muling pagkabuhay kasi ang ginagawa naman ng Good Shepherd ay magbigay buhay. Di ba? Sabi mo nga, kagaya ng isang ina, nagbibigay buhay. Ayun, no. Tsaka parang nire-remind tayo, Father Paul, na hindi porket ang Panginoon ay wala na sa paningin, nandun na sa kanan ng Ama, di ba? Hindi ibig sabihin ay cannot be reached. Oo, hindi ibig sabihin kinalimutan na tayo. Yun, no. Kung hindi kasama pa rin natin siya at patuloy siyang nagbibigay buhay sa ating lahat. Wow, oo. At nabanggit mo na ito ay vocation, World Day of Prayer for Vocation. Kasi alam niyo po yung pangangalaga ng Panginoon sa atin bilang kanyang kawan
ito'y ginagawa niya ngayon, patuloy niyang ginagawa sa pamagitan ng ating mga pastol sa simbahan. Unang-una, yung ating mahal na Santo Papa, mga bishops, mga kaparian, mga deacons, mga religious, no? Okay, kaya kailangan, ito yung araw na ipapanalangin natin silang lahat at hingi rin tayo sa Panginoon na magpadala pa ng maraming bokasyon kagaya ng mga novices natin na nandito. Oh, yun, tamang-tama nga. Sabi ko, itong mga novices dito ay timing, good timing yung kanila pong pagpunta. Alam nyo, dito sa Pilipinas ay medyo maganda pa ho ang numero ng mga pumapasok na bokasyon. Marami pa. Paul, no? Oo. Hindi kagaya siguro sa ibang bansa, gaya sa Europa, no? Oo. Marami doon mga simbahan ay parang museo na lamang. Mm-mm. Ang mga seminar sasara na rin. No? Kasi wala nang mga bokasyon. Hindi kagaya sa atin, sabi mo nga Father Doms, ay marami pa rin. Salamat sa Diyos. Yun. Binabasa ko yung gospel po on the Good Shepherd na atin pong babasahin next Sunday, Father Paul. No? At napaka-iksi yung gospel, no? Pero para sa akin, ang mahalaga doon, isa pala sa ginagawang pamamaraan ng pagpapastol, ng pastol, ay yung kanyang tinig, yung kanyang boses. Nakikilala siya ng kanyang mga tupa. Yun, kasi mga tupa, medyo mahina yung... Kukote. Kukote, mahina. Mapurol lang isip. Ayun, mahina din yung paningin, di ba? Paningin. Diba? Colorblind, no? Kaya yung tunog lang, yung tinig ng shepherd. Kaya siguro wag po tayong magagalit kapag bilang mga pastol, yung ating mga nanay, yung ating mga obispo, ay maingay din. Di ba? Ito nga may... Makes it. Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig at nakikilala po naman sila. Mm-hmm. Yan, sabi ni Jesus. Wow. So, ipanalangin po natin yung mga ministro ng simbahan, yung mga shepherds na kasalukuyang nangunguna sa atin. Pero patuloy tayo manalangin sa Panginoon na magpadala pa ng mga bagong shepherds. Oo, tama. Kakatawa nga, Father Doms, kasi lately panay-panay yung mga ordination ng mga bishops, no? Paraging mayroong bagong bishops na dumarating. May bagong bishop diyan sa Dagupan. Yeah, oo. Kay Bishop Sok, ano? Bishop Sok. Oo. At gayon din na may bagong obispo rin pala do sa diocese ng Butuan sa Mindanao, taga Bohol. Oo, yung obispo ho doon, no? From Bohol, siya po ay tinawag na siyang mga siwa ng kawan dyan sa Butuan. Alam mo, Father Doms, noong si Jesus ihambing niya ang kanyang sarili sa isang pastol, noong panahong yun, ang isang pastol ay hindi isang glamorosong trabaho. Uh-huh. No? Ay hindi yan kapitapitagan. Uh-huh. Katunayan nga, kapag ikaw ay isang pastol, yung inyong testimony sa court, hindi tinatanggap. Ikaw ay parang outlaw. Hindi ka respetado sa lipunan. Bakit? Kasi ang alam nila sa pastol, walang ibang ginagawa kung hindi magsugal pagdating ng araw at mag-inom pagdating ng gabi. Mm-hmm. At sila ay mapanghe, amoy tupa na sila. Mm-hmm. At hindi sila pala simbahin, hindi sila nagpupunta sa sinagoga o sa templo. Uh-huh. So, ang tingin sa kanila, marumi. Pero isipin mo, Father Dom, sa tinukoy ni Jesus ang sarili niya bilang pastol. Pero sinabi niya, ako ang mabuting pastol. Yun. Ibinabay niya ang sarili niya para iangat tayo. Diba, noong sila nga si Jesus, ang unang-unang pinagsabihan ng Panginoon na siniya ang kanyang anak sa lupa ay mga pastol. Ayun, oo. At saka, alam mo, Father Paul, isang bagay na palagi kong pinibigyan ng pagninilay. At ito'y lalabas dun sa ating pagbasa, yung second reading sa Linggo. Mm-mm. Ang mabuting pastol na ang Panginoon ay kordero din. Lamb. Oo. Sabihin, batang tupa. So, isipin mo, para maging pastol siya, siya ay naging tupa rin. Oo. No? So, yung tinatawag po natin sa wikang Ingles na empathy. Ayan, ano? Nakikiisang loob. Yun, no? Nakikiisang loob. Oo. Inahanap ko, Father Doms, kasi
may nagpadala sa akin na ang Radyo Veritas daw ay nanalo ng isang award, nabigyan ng isang award recently, no? Oo. Kaya binabati natin ang Radyo Veritas sa natanggap niyang award. May nagbigay na isang award-giving body sa Radyo Veritas. Congratulations. Congratulations. Best AM station. Ito, 17th Gawad Tanglaw Award. Yan, binigay sa Radio Veritas ang best AM station. Wow! That's something. Napakagandang achievement ngayong 50th year ng Radio Veritas. Yun. Congratulations! No? Sa radio ng simbahan. Ako meron ding maliit na babasahin dito, Father Paul. Si Father Doms. Napapag-usapan natin yung pagiging shepherd. Hindi ba? Yung shepherd, pag binaybay mo, yung letter S, ibig daw sabihin nun, servant's heart. Mm-hmm. Yung letter H, ang ibig daw sabihin nun eh, humble heart. Mm-hmm. Yung letter E, ang ibig daw sabihin po nun ay Eucharistic heart. Mm-hmm. Ayan, willing to be broken. Letter P, praying heart. Wow. Letter H, hearing heart. Uh-huh. Letter E, evangelistic heart. Letter R, renewed heart. At letter D, disciple's heart. Wow. Dami, no? Oh, mayroon tandaan. Pwede na homily. Oo. Yung siguro marami nakikinig na sinulat agad. No? At saka ang larawan ng isang pastol, Father Dobbs, di ba meron siyang daladalang tungkod? Uh-uh. May kalawit yun. Uh-uh. Para doon daw sa mga tupa na kung minsan ay kung saan-saan sumusuot. No, yun ang taga-kuha para maibalik kapag sila ay naliliga. At meron din sa dulo noon, sa kabilang dulo, yung kabilang dulo ay pampas naman, pag babagal-bagal para namang kumilos padiretso, no? So merong pagbabalik, meron namang pagtataboy. Yan ang dalawang direksyon ng ginagawa ng isang pastol, no? Maganda, interesting, ano? Yes. Kaya pala yung obispo palagi may dala-dala. Meron siyang ano. Oh, panghampas din pala yan. Pag medyo mabagal-bagal ka, kailangan anuhin ka, tapik-tapikin, ano? Yun yung tough love. Oh, tough love. Yeah, tough love. Pag ikaw naman yung nawawala, kakalawitin ka naman. Alika dito. Alika din eh. Nawawala ka na. Bumalik ka dito. Wow. Yung pala yung mga napakagandang reflection. At saka, merong isang pastol, Father Doms, na nagkwento na may alaga siyang mga tupa. Shepherd talaga siya. Mm-hmm. Sumulat siya ng libro tungkol sa Good Shepherd, sa Psalm 23. Oh, no? Favorite Psalm ko yan. No? Sumulat siya at sinabi niya, makikita mo raw talaga ang mabuting pastol kung ang mga tupa niya ay malulusog, walang mga insekto, hindi nakakagat ng mga mababangis na hayop, masasaya sila, at makikita mo na, yun nga, malulusog sila sa pangkalahatan. So, kung itatranspose mo raw yan into spiritual terms, makikita mo rin yun. No? So, kung ang mga kawan ay nagiging paladasalin, mapagbigay, maunawain, eh siguro, reflection yan, Father Doms, ng mga shepherds. Ah, okay. Saka yung kanilang paggabay sa atin. Yung paggabay nila sa atin. Oo. Kaya dapat ito natin ipanalangin, ano? Ang ating mga pastol, no? Lalo-lalo na po yung ating mga obispo, no? Mabigat po ang pagiging obispo ngayon. Uh-huh. Oh, kasi, dahil sa social media, napakabilis ng mga reaction ng mga tao. Totoo. Di ba? Oo. Narinig ko yung bahagi ng homily ni Bishop Soc Villegas sa ordination ng bagong obispo sa Dagupan. Ang sabi niya, bilang isang obispo, you should not enjoy being a bishop. Ba? Oo. Kasi the moment you start to enjoy, magiging ka ng complacent, no? Kinakailangan palaging nandoon daw yung concern mo sa iyong kawan. You suffer with them also, no? Kung nasasaktan sila, nasaktan ka rin. Sabi mo nga kanina, empathy. Oo, tama. Okay, sa next ating
Bible Quiz Interactive po next week. Tayo po ay pupunta sa La Paz Parish sa Makati. No? At ang nanalong team po kanina ay ang Shepherd Flock. Ako, tama-tama. Oo, tama-tama. Shepherd Flock. So, congratulations sa Shepherd Flock ng Sacred Heart Parish dyan po sa Dao, San Antonio Village, Makati. Yun. Pinapasalamatan din po natin, syempre, ang Cura Paroko at Shrine Director, si Father Vic Apasible, no? Thank you, Father Vic. Sa kanyang napakagandang sa pagtanggap sa aming mga kasama dyan sa remote. At siguro mamaya konti ay maimbita na sila sa hapunan doon. Thank you din. Thank you. Kung hindi, ay thank you din. Paano tayo? Paano tayo? Konting lakad lang yun doon eh. No? Malapit yung malapit lang, ano? Kapit bahay. Panalangin din po natin ang darating na halalan sa darating pong Lunes. Sana po ay maging mapayapa, mahinahon ng mga tao. Talaga pong magnilay, mag-isip, maghandaan ang mga pangalang kanilang iboboto. At tandaan po natin, napakahalaga nitong gampanin natin na pagboto ng ating mga ihahalal. Okay, dumako po muna tayo sa isang paalala mula sa ating himpilan. Sambuhay Interactive. Makinig. Ang aking mga paa nagpapahayag ng katotohanan, tayong lahat ay naglalakbay patungo sa ating Ama. Sinasagisag ko ang simbahan o house sa katotohanan tungo sa katuparan ng buhay. Sambuhay Interactive. Kapanalig. Kasambuhay. Kasali ka. Good evening mga Kasambuhay Kapanalig. Balik po tayo sa ating Sambuhay Interactive. At ngayon po dadako tayo sa ating mga kasama sa remote. Father Angelo Paulo Asprer at Chami. Good evening po, Father. Good evening, Father Paul, Father Donnie. Good evening. Mga kasabuhay, mga kapanalig, nagbabalik po tayo dito sa Sacred Heart of Jesus Parish, dito sa San Antonio Village, Makati City. Yes. Okay. At nandito po si Paula Malyari para sa kanyang katanungan. Para kanila Father Paul at kay Father Donnie. Donnie. As youth po, paano kami makakatulong sa simbahan, lalo na po ngayong buwan ng ereksyon, saka sa iba po pong concerns ng lipunan. Paula, panagdarasal, no? Panagdarasal ka ba? Ay, Paula! Siguro bilang isang kabataan, kung kayo ay hindi makakapunta sa presinto, pwedeng manalangin para sa kapayapaan, no? Sa eleksyon. Pero kung kayo po ay makakapunta roon at kayo ay eligible na to vote, sana isulong natin yung bagong politika, kung tawagin, no? Wag natin hayaan na manaig yung mga pandaraya, no? Yung mga palusot. Saka oras na makaboto na, alis na doon sa lugar ng botohan para makaluwag. No? Kawawa rin yung mga teachers, saka yung mga watchers. Father Dos, may dadagdag ka? Ah, oo. Alam nyo, isang bagay din na sa mga kabataan, Father Paul at Paula, ay yung expertise sa social media. At alam nyo, dyan na labanan kuminsan eh, no? Napakalakas ng influence ng yung mga memes ba yan? Memes, no? Di ba? Siguro mga kabataan eh, gamitin nyo yung social media, hindi lang para sa mga hugot lines nyo, kung hindi to make a stand, no? So, i-evangelize natin na social media, di ba?
So siguro yun po yung aming maiksing sagot diyan sa tanong ninyo, ano? Paula, okay ba 'yon? Okay, na-enlighten naman Paula. Yes. Okay, yes. Okay daw po. Maraming salamat. Okay, thank you very much, Paula. Okay. Okay, so mga kasambuhay, mga kapanalig, next week, saan ba tayo, partner? Yes, next week, dun po tayo sa Our Lady of La Paz Parish, Barangay La Paz, Makati City. Okay, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter. Ngayong gabi, nagpapasalamat tayo sa parishioners ng Sacred Heart of Jesus Parish dito sa San Antonio Village, Makati City. Maraming salamat. Sila ho ay pinangungunahan ng kanilang butihing parish priest na si Father Vic Apacible. Thank you very much, Father. Thank you very much. Thank you so much, mga parishioners, sa inyong mainip na pagtanggap. Alright, so muli marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. Okay, Chami? Yes, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ako po si Ms. Mary Joyce Chamorro. At ako naman si Father Angelo Paolo Spare ng Society of St. Paul para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounters. Sumayin nyo ang katotohanan. Maraming salamat, Father Pao, Asprayer, at Chami, sa mga kasama natin sa remote. Maging mapagmatyag po tayo sa darating na halalan. Maraming salamat din po kay Father Vic Apacible, no? Ang kanyang support dyan po sa ating pagtatanghal ng Parish Bible Encounter ngayon mula sa National Shrine ng Sacred Heart. And tama po itong ating topic ngayong gabi tungkol sa mabuting pastol, no? At sabi ko nga, it is something that is connected with our reality, ang reality ng eleksyon. Tayo po'y paggabay sa pastol, no? Lalo-lalo na po sa konsyensya natin na siyang tinig ng mabuting pastol na si Jesus. And gayon din po, at maraming salamat din sa mga nanay. Kayo po ang mga buhay na pastol sa inyong mga tahanan. Papasalamat po kami sa lahat ng mga nakasama natin ngayong gabing ito sa atin pong Sambuhay Interactive. Sana po'y samahan niyo po kami muli next week. Tayo po naman ay pupunta sa La Paz Parish, no, sa San Antonio Village, Makati. Father Doms. Tayo po'y mananalangin, mapagmahal na Ama, lahat ng bagay, lahat ng panahon ay galing sa iyo. Salamat na ngayong gabi muli naming nagawa ang aming Parish Bible Encounter dito po sa Veritas. At gabayan po bataan, gabong aming mga pastol sa simbahan, pagpalain mo ang mga nanay na patuloy na pumutol ng kani-kanilang mga pamilya. At hinihiling po namin mapagpalang Ama na sa darating pong Lunes, ikaw po ang maging pastol ng buong bayang Pilipinas. Amen. Amen. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Ito po si Father Paul Marquez. Ako po si Father Domi Guzman, Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumayin niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig.